Alam nyo ba na kahit mayroon kang dalang valid ID at iba pang requirements kagaya ng inyong PSA birth certificate, ay posible pa rin ma-deny ang inyong application sa pagkuha ng passport? Yes, that's possible. So this video, ipapakita ko sa inyo yung mga posibleng rason kung bakit pwede pa rin ma-deny ang inyong passport application kahit may dala po kayong valid ID at ang inyong PSA birth certificate. By the way, if you are new to my channel or napadaan lang po kayo sa channel na ito dahil interesado kang malaman yung reason kung bakit pwedeng ma-deny yung application mo sa passport, please consider subscribing para ma-update ka sa mga susunod ko pang video at sa mga iba pang klaseng application sa pagkuha ng mga documents sa ating government. Disclaimer lamang po, hindi po ako empleyado ng DFA. So, ang mga sasabihin ko lang po sa video na ito ay based lang po sa aking experience at sa experience po ng mga kakilala ko, ng kaibigan ko, at ng ibang tao. So, kung kayo po ay baguhan at gusto niyo pong mag-apply ng passport, yes, that's possible. This 2023, ang kailangan na lang pong requirement sa pagkuha ng passport ay isang primary ID or valid ID. Yung mga listahan po or yung lista ng mga ID, makikita niyo po yan mismo dito sa website ng DFA. And also, ang isa pang kailangan requirements ay PSA birth certificate. Okay. So, ano nga ba yung posibleng reason kung bakit pwedeng ma-deny pa rin yung inyong application or hindi agad kayo makakakuha? Number one, based sa aking experience nung ako po ay kumuha ng passport, nagka-problema ako doon sa aking birth certificate. Nang nagpasa ako sa kanila ng copy ng aking birth certificate, hindi nila in-accept yun dahil yung ibang mga letters, words doon sa birth certificate ay hindi masyadong malinaw yung pagkaka-type. Merong isa o dalawang words yata doon yung name ng town namin. According to doon sa isang staff, medyo malabo na daw yung pagkaka-type. So kailangan pang kumuha ng isang copy sa local civil registrar kung saan ka ipinanganak. So, in my case, pumunta ako doon sa local civil registrar. Nag-request ako ng form 1. Alam na nila yon. Pag sinabi mong gagamitin sa passport, alam na nila kung anong gagawin. Hihingin lang nila yung copy ng inyong birth certificate tapos magbabayad lang po kayo ng 100 pesos. So, same day, makukuha nyo po yung copy. And also, dito kasi sa Bicol, dito sa DFA Legazpi, binibigyan nila ng isang buwan na palugit. Like for example, nung na-deny or hindi agad ako nakakuha or hindi agad ako nakapag-apply ng passport, binigyan nila ako ng isang buwan na palugit para ayusin kung ano yung dapat kong ayusin. So in my case, inayos ko yung sa birth certificate ko. So binigyan nila ako ng 1 month para kumuha ng copy sa local civil register. So, nakakuha naman ako agad after 1 week at bumalik ako doon sa office. Isa pang possible reason para ma-deny yung inyong application ng passport ay kapag yung primary ID na ginamit ninyo ay fake yung ID. Mayroon kasi akong kaibigan na mayroon siyang ID na pre-sent yung postal ID, pero hindi raw tinanggap yung ID niya dahil hindi nga authentic yung ID. If familiar po kayo doon sa mga nagbibigay daw ng ID assistance sa social media, especially sa Facebook, maraming ganyan ngayon sa Facebook na nag-offer ng ID assistance, like for example SSS, PIN ID, kahit yung postal. Minsan nga nakakita pa ako ng passport application. So, hindi pala authentic yung mga ganun. Peke lang pala yung mga ganung ID. So, in other words, na-detect po ng staff ng DFA na hindi authentic yung ganung ID. So,
Kinuha na sa kanya yung ID, hindi na ulit binigay sa kanya, pero binigyan siya ng isang buwan na palugit para makakuha siya or mag-present pa rin siya ng ID para tanggapin ulit yung application niya. Kumbaga nakapending lang siya. So after nun, kumuha daw siya ulit ng postal ID. Pumunta na siya mismo sa post office na malapit sa kanila. And then bumalik siya ng mga siguro after 1 week. And after nun, tinanggap na yung application niya. So nakakuha na siya. So meron pa akong narinig nung pumunta kami ni Ren nung isang araw sa DFA. Kasi si Ren pumunta rin na siya ng DFA. Nag-apply din siya. Tapos may mga naririnig ako sa labas na mga aplikante na hindi rin sila nakakuha agad. Or hindi rin agad naging okay yung application nila. Ang isa doon, meron siyang ID. Pero hindi raw tinanggap dahil iba daw yung nakasulat na address niya doon kumpara doon sa address niya yata sa birth certificate. So parang hindi rin tinanggap yun. So isa pa yun, dapat siguro yung kung anong information ang nandoon sa ID mo, dapat same din kung ano ang nakalagay din sa birth certificate mo. Tapos meron din ang isang friend na nagkaroon din siya ng kaunting problema nung sa registration, sa online registration, iba yung pangalan or medyo may slightly difference lang yung name niya na nilagay niya kumpara doon sa nasa ID niya or nasa birth certificate niya. For example, mayroon kang junior doon sa birth certificate mo. Dapat sa online application mo, yung i-fill out mo, mayroon din dapat junior na nakalagay. Dapat tugma siya para hindi ka pa ulit-ulit, hindi ka pa balik-balik para hindi ka maabala. So yun, yun lang yung mga tips na masasabi ko kapag mag-apply kayo ng passport. Make sure na primary ID ang dala nyo. Kahit isa lang na ID, tatanggapin na yun. Authentic na ID at hindi siya galing doon sa mga ID assistants. Dahil for sure, hindi yun i-honor ng opisina nila. And doon naman sa mga ipinanganak ng siguro around 1980, i-check nyo muna yung birth certificate nyo kung malinaw ba yung pagkakasulat, kung typewritten siya na malinaw, nababasa. Kapag sa tingin nyo hindi na siya nababasa, medyo malabo na, kumuha na kayo ng copy doon sa local civil registrar kung saan ka naka-register. Halimbawa doon mismo sa munisipyo ninyo o kesa City Hall, pumunta ka doon, mag-request ka doon ng Form 1, sabihin mo gagamitin lang po sa pag-apply ng passport. Para hindi na kayo pabalik-balik, hindi kayo maaabala. So if you have questions, reactions, and naguguluhan pa kayo sa process, pwede nyo pong i-comment yan. Tapos sasagutin ko na lang po yan. Tapos, again, if you are new to my channel po, please consider subscribing. Thank you!